Asa makasa, sadio pistamel. Nah, ini muslimis. Nah, susuk. Kenapa kartu kita mengatakan? Or, si Jesus mismo. Nah, susuk. Kalau mana Kristianus, apa pun berawas mas. Mari aku kemana? Gaya dulu nih kawan. Ang bakong testamento. Og dinhi ning atong tulumanon inyong masayran ang kamaturan og unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Mo't sa Dios nga maluwas ang tanang tao og may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini inyong alaga, si Brother Edgar Luna. Sister Lane, God bless us. Sa mga eksoon na makatando ng lakasin kasi niya sa pagtuon si Mabula Bala ang ulo ko. Nabilis mga kamalaan sa simbahan ng ito. Ito na magkaroon ng mga espiritu, ano sa pag-iya, madasi ka na mo, ano sa hiraya na ako ang mga ulo, may sibo sa ibong kalbo. Kinitanan ng Diyo, kita ngayon na ni Kristo ang ito. May sagala sa lahat, sana sa Espiritu Santo. Amen! So, ito di ba naging ito ng sa larawan? Hindi ka larawan mga isunan. Hanggang kayo, mga tati ali, ang kasagara sa mga pastor, mga tati, may ito na alin. Kaya, ang ato ang mga liho, di ang tutubaga sa mga larawan para nila, mawa na pagsimba. Mawa na pagsimba, kung ato nang di-idolize ang mga larawan. Ano yung pangalo at ang tema? Larawan sa mga santos. Lahit ang pagtampo sa mga santos. Usunod na tala, sa sunod tema, ang pagtampo sa mga santos. Ang ano tema naman? Ang larawan sa mga santos. Pero kaya kami niyo, ang mga text ko lang na tumamito kung kita makidialog sa garan kayo. May tulog daw sa nang larawan. Kung may tulog kung mga pang-seminar, kaya tagay niyo. Kaya tagay niyo. Tagsan mo. So, kasagaran ng gamiton, dito sa Exodo 3:5. Habi na siya kasagaran ng gamiton sa itong mga Exodo na matumpa, ayaw ka mo pagpatol o larawan ng mga Diyos-Diyos, larawan sa mga Diyos-Diyos. Ni inyo at yung pangod. Ni lubhan ninyo. Muna yung kasagaran nila ng gamiton. Kanya, daghan pa ngayon na dito nila ng mga teksto, di aari na pangyakan ninyo. Di nila na kaya, sa watan lang mag-usap na katulungan nila. Pero, ang tubag na ito ay, hindi sa mga tulay tubag, dili ang larawan sa mga santos sa tema, ito ang pagdidili din eh. Ang larawan sa mga Diyos-Diyos. Dili ang larawan sa mga santos. Ang iyo na ayaw ang pagbuhat o larawan sa mga Diyos-Diyos. Lagi na ilan na ayaw magbuhat ko mga larawan sa mga santos. So, muna, ito ang dugang experience na nangyayon. Nasayop sila sa pagdami pagbato na sa atong simbahan. Kay Matthew, sa Exodo Kapitulo 25 lang yapon, 25 lang yapon, then say kay Atos 22, kung saan nga ngayon, kung ito tanawin, dili ang sinuto nagkidili yun ang mga larawan. Absoluto yun, nagkidili ang pagkuhat ng mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Apang, dili absoluto, nagkidili ang tanang larawan pagkuhat. Kaya doon na, nagkidili ang pagkuhat. Bakit pa sa Exodo Kapitulo 25, 22, o sa Baikinor sa Ginoo? Para Moses, pagkuhat o larawan sa mga kirubin. So, kanang mga kirubin, mga kirubin, o kini
ibong mga larawan sa kirubin, ibutang kinitihan sa papan, dito ang papan, nga batao, dito siya ang kuwan, katanaan ka, diha ang duha ng larawan sa kirubin. Diha. O, patong ba sa kilo, ako, o, ako, nakamahan, matintang doon, diha. Matintang ba? So, gusto tang to yun nene sa Pablo di Asma o Togol. Kanang na ano ang versikulo. Pero ato sa na, ato sa yata ng bagaan Togol sa na. Karon, Exodo, kapitulo 27, ito sa mga dos, kung mayo ka nga, ang sulong mo, pwede rin yung nga gagawin ni Ari. So, ang Diyos, nag-dene kami, narawas ng Aris Diyos, pero ang Diyos na dihako, mo ay nagpugot, aning narawan sa mga sakos. So, mga may natulang i-tira nila dahil kusa ka rin. Kusa mo tayo kanagina na rin ang buha, kung iyan ang ipugot, kaya mga nagigilip. So, karam, saan ka makaga? Kining bakuhan ng larawan sa mga sakos sa mga Aris Diyos. Kisa may hatag na nikalam. Parang makahimos ng larawan sa mga Aris Diyos. Kisa na kayo ang hatag na nikalam. Ang Diyos na rin. Kini ang Diyos na hatag na nikalam. E sumpak na siya kagulto sa ekonomi, sa mga suko sa Diyo. Kini ang Diyos na hatag na nikalam. Sa pagbuhat, kanil yung maalindot na Diyo, larawan sa mga santos. Masama ba? Masama ba? Masama. Exodo 35, 30 to 35. Di basta-basta niya. Kaya ang Diyos naghatag o kaalam sa mga batid na magkukulit. Di ba? Basta, basta sa pinag-live niya. Nabito niya? Yeah. Sige, basta ako na po. Aron, mga kapag. Okay. Miingot si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo sa gipili sa Ginoo si Bisalel. Anak ni Yore, nga anak ni Hor, sa panay ni Yuda. Ihataga niya sa Diyos kung kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagbalindot. Sa paghimo kung mga pagbalindot na mga plano kung paghimo ni ini ginamit ang bulawan, plata o bronze sa paghimo ng mga alahas, sa pagkulit o kahoy o sa tanang batang sa buhat sa pagpalindot. Si Bisalel o si Kobo liab na anak ni Ahisama sa banay ni Dan inatagan si Ginoo katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang bulukatot. Nataga niya sila kung ikong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buwan na himuon sa magkukulit. O ibuo maghahabol sa inong-lino sa asol, tapon o sa ula na dilaga sa uban pang palagto. Pagkahimo sila sa tanang matang sa buwan na batik silang mo. Okay. So, mali ha, ang Diyos may naghatap ng abilidad sa pagpulit ni Limo ang mga larawan ng kanyang itugot. Kung matag pa rin eh, hindi narawan ng kanyang itugot na hulakway hindi sa presensya sa Diyos. O sa ano, ang mga larawan, naghulakway sa presensya sa Diyos. Asa ba sa? Kaya sa Termano Luibi, si Rohanon, na yung besin ko, nga matang pa, diha sa duhan na larawan sa kirubin, anawa ang presensya sa Diyos, o diha makikapdo ang Diyos sa katawan, o ang mga sala sa mga tao, pasayon, diha, tukat ko nga Diyon, at tubangan sa kirubin. O sa Diyon, pasayon ang mga sala. Pasara pala sa Hebreo 25, pasayon mo ang mga sala. At mo pasayon ang mga sala. Ibabaw sa sultanan sa kasabutan, dito ang mga binuha o kirubin. Sila mo ay timailhan sa presensya sa Diyos. Gipandungan sa ilang mga tako, ang gapit din at mo pasayon ang mga sala.
O sa daw, at kung masayuha ka nga sila, sa tapat, di niya ikat ka sila. Kung mag-atubang ka sa larawa, sa mga sentros, kay matod pati rin, at kung masayuha, hindi mo magkasa. Nabingon sila na, magkasa ako! Kaya nakapapawa ko sa Diyos, nakatumbang mong larawan. O, balik na. Ibig sabi ito masayuha, nakasaya na ilo ka. So, nasaya ko sila sa inang bato, na programa. Kuya, ang atong Ginoo, dili naman kay mga larawan lang sa Santo sa iyang Ginoo. Doon na sa mga larawan na nakatabang alam sa atong kaiway. Manamit tayo ka doon. Dito sa Lumingawan, Numeros, pwede ko ba? Numeros 21:9. Kaya yung Numeros 21:9, kung pitin itong baga, sa diyan, bisukon ang mga tao o katawan sa Diyos dito sa Kabingawan. Kaya, nagpagulbos na. Sa ilang pagpagulbon, ang Ginoo na suko, nakumot, huwag ipadalhaw sila o ganghang mga bitin na mata. Kaya, ano ba? Hindi mo mga kina mga hapa, mga lana, mga diante, para pa-akbang sa mga bitin, hindi pa na sa Diyos. Pero huwag magsimpi ang ilang mga hapa. Huwag magsimpi ang ilang mga lana. Huwag magsimpi ang ilang diante. Kay sino man sa Diyos ang maungitan mo? Muna, unsa may ibo ko sa Diyos? Gipahimo si Moses o larawan sa bitin na tumbaga. O katumang tumbaga na bitin, nakulakway ka ito sa presensya sa Diyos. O ang tanan na nakataw sa mong bitin na tumbaga na dihagi mo pang tumbon, mamaayo ikaw sa ilang pinakan. O kasa ka na mabasa, niya na sa kaalam, sitting ito sa kini size. Kaya din mo matagtos, niloktad lamang sa bubong ng panahon. Ninuro ko sa kapusinahan. Iyagatagan sila sa usang kasimbolo. At ako piti na tumbaga, usang kasimbolo na magkaayo. Ang tumbaga, makikin. Ang nagpahinugdong kanila, unsa ang ipangayo sa imong balaw. Kung ano sa katang, matanaw sa itong simbolo, maayos sa ipagal, sa kalangan, sa pinatang sa bitin. Dili pinagi sila nakita, kung dili pinagi kanila. Kaya doon ipasabot, dili ang bitin at tumbaga na makakayo. Katulad nakita, kung dili tungod kay nagbulagway sa presensya. Ang presensya sa Ginoo mo ay nakakayo sa pagtanaw nila sa bitin at tumbaga. Dili tungod sa nakita. Kaya doon ipasabot kita, dili ka sa wayo, hindi na dapat. Kung sila nakita, nalagawan, huwag na makampuhan na nalagawan. Kung dili, ang presensya. Isa ni Manila. Presensya. So, Mani, kung sabi na kayo ang inyong mga tawanya, naging kasi ipapasbitin, tungkol pa sa larawan, hindi. Tungkol kay gabong alam na larawan, na bulag-buhay na sa presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo may nakapahayin nila. Kung ang ato ang presensya sa Ginoo, mo po ay nakapahayin nila na ito, nakaayo na ito. Wala nga, ito may gamit ang larawan para pagpaila nga naman niya ang presensya sa Ginoo. Dili pinagi sila ng kita, kung dili pinagi ka din. Manluwas ng katawahan. O sa 12, o sa 11, ito pasawan, ipaak sila, aron mahinugdom sila sa imong mga sugo. Apan giluwas dayon sila, aron dili sila makalimot kanimo sa higpit, o ang dili sila may kawan sa imong kaluoy. Wala sila makaayos sa mga tambal o habak, naayaw sila pinagi sa iyong pulong o Ginoo. Ang pulong na nag-aayaw sa kanilang katawan. O sa kanon, wala sila mag-aayaw sa tambal o haba. Pero nakapaayaw nila ang pulong sa Ginoo. O sa may pulong sa Ginoo, nakapaayaw nila. Paghimo o bitin na tumbaga, ibutan ka na sa mga protokol. So si Moses na himo, o sa Moses, na himo bigito. Talent sa katawan ko sa Diyos. So, pinaagi sa ginimo ni Moses na ayaw siya. Kung lang, kini ako ng larawan na doon sa ginimo sa itong mga nagunang mga santos, nagtira sa mga larawan, sila nga santos, kung kita ko, patakbar na doon, kung kaya nagtungo mga sa kahangin. Mga ka na
pag-eksodan diha sa Biblia, daghan kayo mabasa. Na kini mga larawan sa mga santos gigamit alang sa simbahan. Kinalang ano ang alagos, respetuan. At kinalang mga eksod na walang pag-espiritu sa mga larawan sa mga santos. Kaya sa Biblia ba? Next, Dos Hari, Kapitulo 23, Escribe nga ito sa Binding. Pero atong masahod niya sa akin, ano ba, masamta rin yung whole context. O yan, may lang siya. Kung sa kanilang monumento ha, sa unahan. Monumento ha? O sa may monumento? Monumento niya sa... O, nagpag-uli. O, mga monumento. Teka, magpasin monumento na ba eh? Isa ka rin, ngalan, nalayo sa katakukal, katakukal. Haligid. O tanga nagngalan sa sa katao. Monumento. Pero sa ating ano, kung sa ulang panahon, ano yan sila ng monumento? O niya kayo siya, ano sa bakit na di ano masap ka rin niyo? Masugod ka sa brother. Isipin sa'yo. Ano isipin ka? Ginumpang usap ni Josias ang alaman nito sa bitil na dibuat ni Jeroboam, anak ni Hanibal. Si Jeroboam, o ay nakangin sa Israel sa pagpagkasala, katagang kayo pangihihin mo mga Diyos ba? Si Jeroboam. Nagipungpog niya ang mga bato nini, o gisunog ang puko ni Asira, o gilingid ni Josias, o bilingid. Sa paglingid ni Josias, nakita niya ang mga lupagan dito sa bukit, o iyang ipakuha ang mga bukong, o gisunog niya dito sa halaran, sa tabag ipagsunog ang mga bukong sa mga tao. So yun nga na iyang nagawagawang ang halaran, sumala kayo sa gisunog sa Ginoo pinaagi, sa iyang kumpeta ng mga ikutan na nini. Uyan, mingon siya, kung saan ka ng monumento sa mga? Nagina siya sa mga tao sa syudad. Lugnanan ka na sa usang kumpeta sa Diyos, na taga Huda, na mga nagtag na ininimong gibuhan, kalon sa bitil. O si Josias mingon, ayaw ka na ginupte. O gayon, pagkalong ang iyan magbuko. So doon ay itong respeto. Respetohan ang monument, respetohan ang iyan lugnanan, o wala ipakuha ang bukong sa o reliquia sa propeta. Propeta man eh. So, muna, kanyang narawan o bukong sa propeta, ginrespetuhan, ayaw gilabtin, ayaw sa mga, ayaw pasagin. So, muna, doon ay pag-respeto. Kanya, 19, gigubaw sa Diyosiyas ang kanang mga halagan sa mga Diyos-Diyos, sa mga syudad, sa Samaria, o gibuhat sa mga Samaria, nga gibuhat sa mga hari sa Israel, nga mo'y nakapasuko sa Ginoo. So, ang iyong gibuhat ito sa Bitin, mo sa iyong gibuhat nili sa niling mga syudad. O gibagbatay niya sa diha, ngayon, sa larang ang kanang mga pari, na nagalakas sa mga halagan sa mga Diyos-Diyos, huwag isulog niya ang mga bukod sa mga tao di hakinin. Kaya na wala respetuhin. Wala respetuhin. Ang hindi na pag-respetuhan, katong mga bukod sa mga tao na hindi santos, katong nagsimba sa mga Diyos-Diyos. May wala pag-respetuhan. Pero ano ang respetuhan? Ang mga marawan sa mga santos, ang ilang mga reliquia sa niya mga bukod. Mana sa? So kalau, orang dari satu art kena, kalau saya rasa semua pun, di suku tu sebina padri mau pada templo, templo saya, para saya harus simpan. Mungkin ini waktu templo, dulu ini mereka banyak belajar. Ini kita waktu ikon, sebagai mana ikon. Lahir ang idolatry, ang ikonolatry. Lahir ang mana ikon, kayak mana idolatry, di sini. Mula ini adalah idolatry, karena kita profile idolatry. Pero kuda ikon, sedikit tunggu. Asa mabasa na as dos komunikas, sedikit tunggu please. Verse 1. Oh. Kama sipi. Kama jis. Kama katosif.
Gisugda ni Solomon pagtubod ang templo sa Ginoo dito sa Jerusalem, sa bukid sa Moria. Diyan ang Ginoo ipakita nato sa iyang amahan na si David. Dito niya kinigipagura sa nahimapangan sa giyokada ni Arauna. Ang Jesus-Bisa, Hego si Hano, sumanang sa ngingon kaniya ni David. Sa simple, giyakapa niya ang tibok templo o bulawan, ang mga sagunting, mga bakangan, mga bumbong, o mga pultahan, ini, o gikulitan niya ang mga kirubin, ang mga bumbong. Ha? Doon ay ipangkulit ng mga kirubin ang mga bumbong. Kunya sa Jesus, ang dapit ng mga balaan, gibuhat niya, gibata niya ang duha ka kirubin, ng mitan, ha, mitan? O isapawan niya bulawan. O niya, naghimo siyang tabir ng asor, pula, magandang kong pula, gikan sa pinong-linong, huwag iyang inibornahan sa hulot buhay sa mga kirubin. Hindi lamang kayo mga monumento, hindi na yung mga dami, magiburda. Di ba? Ang sabang iburda, di ba? Nasa nakton, makita niyo mga hulot buhay sa kirubin, mga santos. Nalagay na na, ibang bunda, dapoy, ibang kulit. So, mga naik, ibang buhay dito sa templo, sa gipahimo sa Ginoo. So, ang templo sa Diyos, napuno kayo ng mga larawan sa kirubin, sa mga santos. O nga sa mga mabasa, gikontosyon na niya din sa Ezekiel, pwede ulo, yung sinting ato sa 20. Yan, kapasawa. Ang bunda ko sa mga sa templo, gikan sa salo, hantong sa punta, hantong sa ibabaw sa puntahan, gikulitan pinili mga larawan. Sa mga palmera, sa mga kirubin, ang walang duwayan sa palmera o mga kirubin, nagpulos-pulos. Matang kirubin, may dalang ganaw. May naon sa tao, may nagkubal sa palmera, o sa kilid, o ang usa, naon sa kibiyon, o nagkubal kini sa palmera, sa lahat kilid. Gigulit kini sa tibok, palibot sa templo. Asa na ito rin? Tibok, palibot sa templo. So, tamang grabe yung ginayang minuta po sa templo ba? Tulog sa... Oh, minuta na kanin niya ito, si Pahal, si Papaw nga. O pa kayo rin yung malagot, ang ginawin, di ba? Pero wala ka si Pahal nga sa ako. Punta na ang pilaka na kapag mga drawing niya. Mininuta na kanita. Tibok, palibot sa templo, ikaw rin. Sabi mo nga rin. O grabe yan, ito na ako siya. Kaya na itong simbahan, madali ulala. Ang kinyo sa kinyo, simbahan, kaya nyo na magluhog. Gusto ba yung ladhana ng mga kanyo, ba't kita na may ladhana? At ako nung mga yung simbahan mo, kung namin lahan, ladhana ba? Ang wasa na yung ladhana. Wala, kita may nakapasa sa Biblia. O, karon. Kini mo na nalaman, sa may pipahimo nila, ilan yung deposisyon? Deposisyon ba? Is what, right? Sa processize? Tres gato sa city. Tanaman ka masana. Giposisyon nila ni. O sa mali, ang atas kasabutan, ganun ay mananarawan sa kalubin. Ikaw, ang imong mga sundalo, mag-march up, libot sa gawa sa syudad. Makausap at ang adlaw, suod sa Diyos na adlaw. Sa mali, march up na rin. Yes, sir. Di mo na position ko kay march up, no? Sa mali, ang march up na rin mo, kanang kay Juan. Tanang, ang position, marcha na! Ngayon, pito ka pare ang matuna sa sumanas sa kasabutan, matang sa kanila, magalang budyo, budyo, na sungay, sa laking kanero, sa ikat pito madlaw, ikaw ang imong mga sundalo, mag-marcha, libot sa gawa sa sudan, makapito, upang sa mga pare na magpatingog sa mga budyo o sungay. O niya, pati ngogon nila dugay ang budyo
Sabi, ba't yung tuloy ko ng kado? Quezon? Oo. Quezon. E nagkatugong ninyo nene, pasinggin na ang mga tao kung niya mahugno ang kota na naglibon sa syudad. Ang tanan, madaling pagsunod sa syudad. Di ba ka? Pinagay sa posisyon, napildi ang ilang kaway. Posisyon naman yung mo. Pero napildi ang ilang kaway. Masa gitigong ni Jose, gitigong ni Jose ang anak ni Nun, ang mga pare, o hinanan. Asaha at kasabutan, asaha at sakala sa kasabutan, o pito ka ninyo maguna din eh, na magdalang budyo, gasungay, sa laking karnero. O hinanan niya ang mga tao. At ang tingin mo, pag-lurcha ka mo, libon sa sudan, uban sa mga sundalo, na maguna sa sundanan, sa kasabutan. So ilang di-marcha, ilang di-position ka? So, lalas ka ng kalabutan, bugmaway na kapinti sa ilang mga tao. So, kini tayo mag-marcha, kini tayo mag-posisyon, imaan na lang sa kadaugan. Kadaugan. Sa katawan. Sa Diyos. O sa Trinia, Bosque, City Science. Tungo sa kasubo, didisi na usiyas ang iyang bisbe, o miyapa siya sa iyong tatabangan sa sunanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga mag-ulo sa Israel, miyapa o sa Bito, uban kaniya, hatos sa gabi o nibotangan nilang abot at ilang ulo araw pagpailas ilang mga kasubo. Masa naghihimoy lang? May hampang sila sa tumangan sa kirubin at tumangan sa arkas ng buhay. Nang hapa! Di ba? Pinagitan ang mga kata. Sobra ka na ilang gihimo. Kaya hapa yan. Di ba? Grabe yan ilang gihimo sa mga daan sa daan ko. Kaya ganun, sa bago po doon, doon ay itawag po procession na di mo sa Ginoo. Kulusas 2:15. Sa Kulusas 2:15, di procession sa Ginoo ang kanang cross. Gikan sa Jerusalem padulong sa Kalbaryo. Iyang di procession. Ang mga procession na simaan to sa kalarugan ni Kristo. O, bihasa kung ka procession karon sa cross ni Kristo. Timaan ta sa kadaugan na ito, mga Kristiyanos. Kaya nagpanaugon ta sa pagdaog ni Kristo, siya pag-presisyo sa cross, padaw sa Kalbaryo, kita o sa nakabinupisyo sa mga kadaugan. Muna, kanon na ito ang presisyon sa nalawas ng Santos o sa Santos ni Cross. Diba yan? Diha sa bakong togon, digamit sa mga apostoles, katong mga, katong templo, na napulong o nalawas sa mga Santos. Nakampong sila, nakatubang sila sa mga larawan dito sa old sa templo. Asa na nakabasa? Buhan sa Kapitulo 3, versikulo 1. Miyato sa templo aron sa pag-ampo. Kuya, diyan po ay nakapinina na ito. Nga ang templo sa Diyos, dikulitan sa mga larawan na ito. Kalaw, makapong ka dito solo. Asa mga tubang na yan? Makatubang na ka sa mga nalawas ng Santos. Di ba? Huwag ka matalaman, magkakulong mas nalawas ng Santos. Kaya dikulit mas dikulit mo sa templo. O. Kaya, pangay mo mahiba. Nga ang templo na napulog na nalawas ng Santos, gago ang pagpahal ni Jesus. Asa mabasa? Sa Luan 2:16. Ata sa Kwan, 2:17. Matapos. Onya, nainom daw ang iyang mga tinotaan, nga ang pasulatan na iyon, ang akong pagmahal sa inyong balay o Diyos na nilaab sa loob ka na ako, sama sa kalay. Kaya ang timpo ng itong panahon na, ang mga parisiyo, nagnegosyo man, ang mga negosyante, tuwa na dito, nagnegosyo, tuwa sa saon sa templo, o sa mga pati, mga mangyaris, o kanagay, kwarta, mga turko. Dito, nasuko ang ginawa. Muna yung ayaw na mo ito ang balay sa mga tulisan ng magkawata ng balay sa kama. Ang ito, din eh, ngayon ang mga pastores. Nakainom-nom sila. Kaya, dako ang biyay ang pamahal sa Diyos, sa iyang templo. Nga puno ko, karawas ng sa. Nabilaab, daw kalayo. Kaya sila, ano mga isong din katulit mo? Usa may ilang iba? Nabilaan ang ilang kasupo. Dili ka na ito. Ha?
nabila ang ilang kalagot ni kanato, kaya nagbatong kita ang mga larawan sa mga santos. Pero lahat si Kristo, nabilaan ang iyahang pagmahal sa templo na natulong larawan sa mga santos. So, mula ang ito ang ikatubang sa mga iksulat ng Ginikatoliko. Mga ka biblically, New Testament, mayos na. Plan, na nangyong mo ni pangbasa niya sa Biblia, pulos ng mga Old Testament. Ang pangutana, asa magbasa sa New Testament? Na, may apostolis, nagsubo na magbatol kita ng mga larawan. Or, si Jesus mismo, nagsubo na ang mga Kristiyanos magbatol ng larawan sa mga santos. Asa magbasa? Mali ang pangutana niya. Ang tubad na ang Biblia ditawag na siya o doon ay ditawag o divine revelation. Sa mga divine revelation? Pinagayan. Ang nagpadayan ang Diyos kung ang iyang ipadayagan ang tao, si San Juan. Kung sa kanyang ipadayan, nagpadayan sila ng mga larawan. As mabasa na nasa 4 versikulo 7. Mali ang tubad ha? Ngayon mong doon ay larawan ang bakong testamento tungod kay ang Diyos mo ay nagpadayan. Ano yan? Muna yung mga hulang buhay. Ano yan? Sa batang kilid sa trono, may upat na buhay binuha na nalulukong sa mga mata, sa tubangan o sa likod. Ang unang buhay binuha sama sa niyon, muna yung hulang buhay na kita. Ang ikaduha sama sa ating baka, ang ikatulog, sama ang dalang buhay sa tao, ang ikapat, sama sa nagpapat na gila. Ang pamatana, kinsa ba rin? Simbol ba rin? Simbolo rin siya kining baka, tao, leon, agila. Nakita ka rin ni San Juan. So, gireveled ni sa Ginoo, kining mga hulagway, o maukin niya ng hinugdan, ngayon doon na tayo mga larawan niya sa simbahan, bakit ba tayo magpagkasimbahan niya? Oh, pagkararawan. Nakakaya si Mateo, nakasi simbolo niya. Di ba? O sa simbolo ni Mateo? Tao. Kaya yung tao na nakita, katong hulagway na tao na nakita sa Juan, mato si Mateo. Marcos, mato si Mateo. Si Lucas, mato ang baka. Si Juan, mato ang agila. So, kirebel sa Ginoo ang mga larawan. Ang hulagway ay nagsimbolo sa upat ka mga evangelista. Patanawan na katong matabihan na upat ka libutan. Kaya kisa may mga sa upat ka na, nabibig ka na. So, pato na ninyo. Kisa may mga Bible scholar na mga protestante nga mo lupa ka niya. May pagkita ko na mo klae. Kung ano niya, upat. Kapatabi ko sila ka, Brad, nga upat na naman yung evangelista doon? Nga napangasin si Pedro, napangasin. Nga upat na naman yung evangelista? Lupa kayo mo, nag-rebel. Hindi mo rin ang nabangan niya. Ang gihagan sa Ginoong Revelation, upat naman nakatawa. Nga nagsimbolo ka niya upat ka mga hulang buhay na ipakita ito ni San Juan. So, ano niya? So, ano niya gamito niya yung resipulo? Hindi gamit niya. Oo. Niya sa Blahas Biblia, sa Bago Testamento. Kupag, na. So, mga niya siya, ito ang gamiton ng mga versikulo. Yung tiba niya, sa wala para ba yung letra, wapay Biblia. Wapay Biblia. Sa wapay Biblia sa Bago Testamento. Kaya nahipos ang Biblia, ang mga libro. Ang mga libro, nahipos, gikan sa 63 AD. Ngayon sa 180. Mayroon kanyang mga libro makita sa Mateo, ito ang pinatayan, 680, hanggang sa 180. Mga wala na tuwiga. Mga 107 or 10, wala pa mga Biblia na that time, kaya kini mga Biblia, kung ipag-collection mo rin, kini mga libro. Suwat ni Mateo Lucas, suwat ni sa Pablo, ipag-collection mo rin, ang mga himo o sa libro. So, kano? Masa ba ikamit na sa wala? So, wala pa dito na Biblia, kaya mapapinig. Kaya dahil binabat mo sila. Kasagayan lang na dito ang mga sign. Mga sign. Ilang ipagpulit dito sa lago o cross, ang ilang sign dito, isda. Ilang ipagpulit dito, isda. Ilang ituwa lang isda. So, mga sign sa mga misyano ang mga isda. So, pagkakayo ang isda dito sa mga pagkita na sa mga isba, dahil mga isda. Sign na nasa mas pare, dali. Naanay mo lang ihip mo na. So, wala tawag kayo nga na ipagamit sa nasa wakpa, magamit sila ang mga litra. Ang unang libro na nahimok sa tinong kalimutan, kung saan? Ito yung
mga gawin, mga ipapita lang ang sending ng mga archaeologists. So, may kinahanglan nila sila. Kaya pinaagi nila, madali ang mga pagano sa ilang ka-attract, sa ilang arte. Di ba? Kaya si Maghihatanggat o kailang kapalitan? Ang mga pagano, maus na doon sa mga distios, pero may arte. Nagmalamita. Karami, nakamasak pa nila. Kaya maaari ko kayo ito kasi Pilipino. Kasi may gabi. Ang mga simbahan, ipagkulitan ilang mga larawan sa kisami, tangan, ipagkulit. Kung ang mga pagano, pagkano pa dito, nakinig ko sila mga larawan. Nakapadali nila, para ito, visual, sa wala, visual katikisan. Makapadali. So, na-attract sila sa mga larawan na ibigay mo, o mga nakapagabig nila, gikan sa paganismo, ngagto sa Kristyanismo. Ito ba, dako tayo ha? Larawan. Mabito lang, kanang nalang dito, 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 kanang sister, sa Biblia, sister, gidilig yun, ang pabato ng mga larawan, sister. Pero kanang nalang nalang sa inyo, mas ordan, ganun ang mga larawan lagi. Sa iyo, sir, kuha naman, nabrag kita. Visual, katikisip naman nabrag para masamtan ang mensahe ba? Ano ba? Para ko na masamtan ang mensahe. Kaya ko na larawan, di ko na masamtan ang mensahe kung may larawan. So, mas kami kaya ang larawan. Kaya, balang sa mga gusto sa'yo. Di ba? Bara, kaya. So, kita, wag tamang tampo sa larawan. Kasi sa larawan ni Maria, larawan ni San Antonio, katangin ko. Wala. So, sulod din eh, ato isputan ang itawag o intercession. Kaya, ang kailangan ba ang pan, ang itawag o mediator? Jesus Christ again. Pero doon ay itawag o co-mediator. Oh? Matapag kaya ako, doon ay mga intercession, doon na po yung intercession. Kung doon ay intercession, doon na po intercession. Kung ang ato lang itima ko, larawan sa mga santos, kanon, sa sarong Fridays, ang minggo, ang pagkampo na ito sa mga santos. Ang pagkampo na ito sa mga santos, mga intercession. So, makatapang ba? Or hindi? Kung ato na yung kanon ay tapos sa mga pagkampo. Sige, salamat kayo sa inyong pagkampo. Natulungan ang inyong mga katika sa pag sa pagtuon. Kami ito natutok sa mga sa tutunahan na kita mag-seminar at ika nalayan ng so, sa kasamahan, sa anak sa Espiritu Santo kami, ginaw salamat. Imong ipagalujod ang mga parang Espiritu. Hindi nandasi kami sa pagpamatik sa mga pagkampo. Nalagay kami ginawa sa mga panagpunan. Hindi kami katikay kami sa mga kalalag na kiyas kadalanan. Pero sa inyong anak, kami kapadayo sa mga pangalagad o pagdayin kami. Kaya ito na naman niya po ipangayo pinagin ng Kristo ang Ginoo. Sa nalang sa mahal, sa nalang sa mahal. Amen. Mayo. Amen. Mayo. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ni atong tulumanon. Kay usabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghan kamog nakatunan. Daghang salamat.